welcome dito sa palasong tuna ng DOK Alternatibo para sa herbal at natural na dunas kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. At ngayon sa panalig, ating katalakayan ang bagong Chief Executive Officer ng DOK Alternatibo Group of Companies. Siya ay naging designer and inventor ng DOK Alternatibo Machineries at patented sa Intellectual Property Philippines. Mga kapanalig, ating i-welcome DOK Alternatibo Group of Companies CEO, Ms. Edelein Delibo. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapanalig dyan. Thank you for having me here today, Chief Edel. Napakasaya ko po na makasama kayo at makatalakayan dito sa programa nyo. Kapanalig, ating pag-uusapan with Ms. Edelein Delibo ang mga pagbabago para sa patuloy na pagpapalaganap ng advokasya ng DOK Alternatibo, lalo na sa alternatibong panggagamot. Maraming katanungan ang nasa isip ng ating mga miyembro ngayon at nandito ang bagong CEO na siyang sasagot sa ilang mga katanungan po ninyo mula sa ating mga tagapakinig at kapanalig. Ang pinakaunang katanungan, Ms. Edelein, ano ang mangyayari sa DOK Alternatibo ngayong wala na ang inventor nito na si DOK Edelibo? Una po sa lahat, nais ko lang pong sabihin na ang lahat ng DOK Alternatibo ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta ng mga miyembro sa ating advokasya na siyang sinimula ni na inventor DOK Edelibo at Madam Magdalena Edelibo. Bagamay sa makabilang buhay na ang ating minamahal na inventor, makakaasa po kayo na kahit wala na si DOK Ed, ay patuloy po namin itataguyod ang kanyang mga nasimulan. At mas lalo pa namin patitibayin yung mga legacy na kanyang naiwan. At kung may inibahin man, ay sisiguraduhin po namin na ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Makakaasa po kayo na lahat ng karunungan at ang mga ipinaglaban ni DOK Ed ay amin pong ipagpapatuloy. Ang DOK Alternatibo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa inyo. Hindi po kami titigil, bagkos ay lalo pa namin pahuhusayin at patitibayin ang ating advokasya. Now, pangalawang tanong, Ms. Edelein, paano maipagpatuloy ang advokasya ng DOK Alternatibo? You know, Chief Edel, ang advokasya ng DOK Alternatibo ay may pagpapatuloy po natin sa tulong ng bawat isa. Ang bawat miyembro, empleyado at ang management team ang siyang naging saksi kung paano ito nagsimula 14 na taong nakalipas. At sa tulong po nila, may tataguyod natin ang advokasya ng DOK Alternatibo. Kaya nga po, bagamat wala na si DOK Ed, naririto pa rin ang DOK Alternatibo at ang mga taong tumulong sa pagpapalago nito. Si Madam Magdalena Delibo ay isa sa mga tao actually na nagbigay daan upang maimbento ni DOK Ed ang mga halamang gamot na ating tinatangkilik ngayon. Ang matibay na suporta mula sa mga tao na nasa likod ng advokasya ang siyang maging susi upang may pagpapatuloy natin at mas lalong patitibayin ang DOK Alternatibo. Of course, kakailanganin po namin ang inyong tulong at suporta. Laking salamat ko nga po hindi tayo pinapabayaan ng may kapal at masalo pa tayong tumitibay sa kabila ng ating naranasan na pagsubok sa buhay. Sakit man sa atin ang pagkawala ni DOK Ed, sisiguraduhin po namin na ang kanyang mga turo ay ating may pagpapatuloy. Ano ba ang mangyayari sa members ng DOK Alternatibo, Ms. Edelein, matapos mag-iba ng management? Bagamat may mga pagbabagong naganap sa mga nakalipas na buwan, huwag po tayong mag-alala lalo na sa mga miyembro ng DOK Alternatibo dahil yung ini-enjoy na benepisyo niyo po noon ay patuloy pa rin naman inyong matatamasa ngayon. Patuloy po kayong magiging miyembro at makakaabe ng ating mga exclusive promos na ating inaalok sa mga branches nationwide. Lalo na po yung buy one take one at buy one take two promos. Now, isa pa sa tanong, Ms. Edelein, ano ang mangyayari sa mga programa na nasimulan ng DOK Alternatibo? Okay, so ang mga programa ng DOK Alternatibo tulad ng Rejuvenation Treatment and Coaching Program, Research and Development for Alternative Medicines, Natural Healing, at iba pa ay magpapatuloy naman po. Ang mga invention at formula ni DOK Ed na kanyang sinimulan ay patented po, meaning protected siya at eksklusibo. Tayo lang po ang makakagamit at hindi magagaya ni naman.
Kaya ito ay para lamang sa mga miyembro at naniniwala sa advokasya ng DOK Alternatibo. Makakasiguro po kayo na ito ay original at ligtas para sa ating lahat. Tayo lamang po dito sa DOK Alternatibo ang may kakayahan na magpagpatuloy ito. Now, lastly, Ms. Edelein, isa sa concerns dito kung ano raw po ang mangyayari sa kooperatiba na The Big C in terms sa status na mga miyembro at ang mga beneficiary. Chief Fidel, The Big C Cooperative ay naitayo 3 years ago. Ngunit alam naman natin lahat na ang DOK Alternatibo ay naitatag 14 years ago as the mother institution. Ngunit ang pagkawala ni Doc Ed bilang chairman ng kooperatiba ay naging malaking pamumulila sa atin. Kaya nagdesisyon ang board of directors at mga regular members sa sinigawang Special General Assembly na iproseso ang dissolution. Ito ay naayon sa batas na nasa ilalim ng Cooperative Code of the Philippines base sa guidelines na binigay ng Cooperative Development Authority ng Region 11. However, di dapat ito alalahanin ng ating mga members dahil ang mga benepisyo na papromo ay may pagpatuloy ng DOK Alternatibo. At isa sa uli din sa mga nag-invest ng share capital ang kanilang investment na siyang pinoproseso na din ngayon base sa guidelines ng CBA. Bilang CEO, sinisiguro ko po sa lahat na ang privilegio at benepisyo ninyo ay maiibigay ng DOK Alternatibo. Kaya hinihingi ko po sa bawat miyembro ang inyong kooperasyon at pag-unawa sa mga pagbabago nito. Thank you so much, Ms. Edelein. At lastly, ano ang inyong mensahe sa mga miyembro ng DOK Alternatibo, lalo na ngayong nalalapit na Pasko? Maligayang Pasko po sa lahat ng mga miyembro ng DOK Alternatibo saan mang sulok ng mundo. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy at tapat na pagtangkilik sa ating mga produkto maging sa mga programa na sinasagawa sa ating mga branches nationwide. Hindi ko man kayo lahat maisa-isa sa pagpapasalamat sa ngayon. Ang lahat po ng DOK Alternatibo ay taos-pusong magpapasalamat sa inyong walang sawang suporta mula noon hanggang ngayon. Bagamay dumaan tayo ng mga matinding pagsubok ng mga nakaraang buwan at taon, hindi lamang dahil sa pandemya, kung hindi maging sa pagkawala ng ating mahusay na inventor, pinuno at tagapagturo na si Doc Ed, huwag po tayong mag-alala dahil ang kanyang mga naiwang legacy at advocacy ay mananatili, magpapatuloy at lalo pa nating pagtitibayan. Ang kanyang mga salita at turo ay titiyakin kong mananatili kahit na siya ay sa makabilang buhay na. Ang katapatan na ipinakita ninyo para sa kanyang mga paniniwala ay isang bagay na lubos naming pinahahalagahan. Makakaasa po kayo na hindi kami titigil sa paglilingkod sa inyo at patuloy pa naming pahuhusayin ang aming mga serbisyo at produkto na sumusuporta sa mga karunungan ni Doc Ed. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsunod sa advokasya ng Doc Alternatibo. Maligayang Pasko po sa ating lahat at manigong bagong taon. Ako po si Edelein Delibo at maraming salamat mga kapanalo. Kapanalig ang ating katalakayan, ang bagong Chief Executive Officer ng DOK Alternatibo Group of Companies, Ms. Edelein Delibo. Thank you so much, Ms. Edelein. Tanang sakit kayang ayuhon, basta ang formula imo lang yung sundon.